Bigyan mo kami ng isang malalim na pagtitiwala sa inyo, O God, sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Kaya patuloy po namin dinudulog sa inyo ang bawat pamilya. Nawa ang tunay na kapayapaan, kasiyahan, kaligayahan, pagmamahalan ay patuloy po na siyang maranasan ng isang Kristiyanong pamilya, O God. At patuloy kung may mga bagay man, Panginoon, na mga pagkukulang sa mga bagay nito, patuloy mo kaming turuan upang kami, O Diyos, ay tunay na makapamuhay na naaayon sa iyong kalooban. At dalangin ko rin, Panginoon, ang bawat isa na merong karamdaman, kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila at ang kagalingan mula sa iyo ay patuloy po namin pinagkakatiwala. At kayo po nakababatid ng mga suliranin ng bawat isa, O God, ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, ang mga babayarin, ang mga bagay, O Diyos, na responsibilidad na dapat nilang ginagawa ay patuloy po na inyo po. Sa inyo po namin lahat ay kami nakakatiwala. Kami po, O Diyos, ay tunay na naayon sa iyong pangako na kung kami ay hihiling sa inyo, Panginoon, ito po inyong pagkakaloob ayon sa inyong kalooban. Kaya patuloy ko pong dinadalangin ang bawat isa, ang bawat tatay, ang bawat nanay, ang mga anak, patuloy na sila po ay makapamuhay harmoniously with the loving kindness of heart at patuloy na ang bawat kahanan as amin ang isang mapayapa sa ganang buhay mula sa iyo. Patuloy po rin namin dinadalangin sa inyo ang pamahalaan lalong-lalo na, Panginoon, sa mga hinaharap itong problema sa kapanahunan. At patuloy na bigyan mo kami ng mga karunungan sa mga, lalong-lalo na sa mga pagkilos patungkol po sa charter change. Ay patuloy po na bigyan mo kami maging mapaghanda kami sa lahat ng mga bagay nito. Bigyan mo kami ng kaalaman upang kami po ay alamin namin kung saan kami lulugar sa mga bagay nito. Ngayon din, patuloy po namin na dinudulog sa inyo ang mga sigalot sa ng patungkol sa West Philippine Sea na dalangin namin ng Diyos ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ang siyang pumumuna at patuloy na patatagin mo rin ang soberanya ng Pilipinas upang ang mapangalagaan din namin ito, O Diyos, ayon sa iyong pagkakataog sa amin bilang isang mamayan dito. Patuloy din namin ang mga dumarating na mga sahuna, ang mga bagyo, at ang ilan pang lalo ng mga lindol ay dalangin namin, Panginoon, na patuloy na pag-iingat mo sa mga mamamayan at patuloy na ang tulong ng gobyerno ay patuloy na makarating din sa kanila. Patuloy po namin na kapayapaan, patuloy po namin dinudulog sa inyo ang tunay na kagalakan ng puso. Di lamang sa aming pamilya, kundi sa pamilyang buo bilang sa Pilipino. Patuloy kong dinudulog sa inyo ang aming mayor. Patuloy po, Diyos, na nawa, bigyan mo siya ng karunungan upang patuloy na mapatakbo ng maayos ang aming bayan na naayon, O God, sa iyong kalooban. Tanggalin mo ang mga bagay, O Diyos, na hindi ayon sa iyo. At patuloy na ang aming bayan, ang Malolos, ay tunay na walang ibang itinataas kundi ikaw lang, O God. At kahabagan mo, Panginoon, ng bayan nito, ang Bulacan, ang gobernador, at yun din po ang aming presidente. Patuloy po ng lahat ng kanilang mga gawin ay naaayon lamang sa iyong kalooban, O God. Tulungan mo sila at lang maging mga advisor nila sa mga bagay, O God, na kanilang naipaplano para sa ikamuulan ng aming bansa. Maraming pong salamat at patuloy sa umagang ito. Ikaw ay aming pinapupurihan, dinadakila, niluluwalhati. At hayaan mo, Panginoon, yung mga kapatid namin na wala pa sa lugar na ito ay patuloy na kanilang mga puso. Muli mo pong ipaalala na ikaw ang Diyos na tumakawag sa amin. Hindi kami ang tumawag sa iyo, kundi ikaw ang tumawag sa amin upang kami ay makapamuhay naayon sa iyong kalooban. God, I pray that you bless us this morning and patuloy ng iyong dakilang pangalan ay maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat for the reading of the Word of God. Maganda po ang mensahe sa umagang ito sa
kapatid, alam ko na lahat tayo ay mag-challenge dito. Hindi lamang kayo, kundi ako rin. Kapag at maaari sa buhay natin, ito isa sa mga hamon para sa ating pagbabago. Pakibukas po ang ating Bible, Matthew 5:21-26. Matthew 5:21-26. So ito pa rin ay bahagi ng aral o sermon ni Jesus Christ doon sa bundok or Sermon of the Mount. At ito po ay patungkol pa rin sa kanyang paghahari, sa kanyang kahabilan. So it's all about the kingdom of God. At ang isang mga hamon po rito, some people are living in the kingdom or they are in the kingdom but not living in the kingdom. So kung yan po yung pinaka-idea natin dito. So parang we are professing that we are Christians, pero sometimes we are not living like Christians. So ito ang hamon sa atin ng pagbabago sa ating mga buhay. Reading, beginning from verse 21, chapter 5. Narinig ninyo na sinasabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. So here, ang tinutukoy dito ni Kristo na yung Ten Commandments, yung utos para sa pagmamahal sa tao. Diba? Nahati ang Ten Commandments sa dalawa, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa tao. At ang kauna-unang utos doon sa Ten Commandments is, thou shalt not kill. Okay, sabi niya, huwag kang papatay, ang sino mang pumatay ay nagmananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa iyo, so here ang exposition ni Jesus Christ about thou shalt not kill. Ito ang sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang nagpupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa katas-taas ang kapulungan ng mga Hudyo, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, hulul ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya kung mag-aalay ka ng handog sa gambana para sa Diyos at naalala mo may samahan ng loob sa iyo ang kapatid. So hindi ikaw yung may samahan ng loob. Ano? Ang may samahan ng loob, yung kapatid. You know, someone out there against you. Okay? Sabi niya, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng gambana at pakipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos kung may ibig mong dal sa iyo. So, ikaw naman ito yung ididemanda. Makipagayos ka kaagal sa kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi ay dadaling kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Kung salita ng Panginoon, kahit yung manalangin, Dakilang Diyos, bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang mga bagay patungkol sa iyong paghahari. Tulungan mo kaming makaunawa dito at bigyan mo kami ng kakayahan upang makasunod kami, O Diyos, sa kalooban mo. Mahirap man ito sa amin pero walang bagay na imposible sa iyo. Kaya sa inyo po namin lahat ito ay pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Pagsipo po tayo lahat. So, let's go with the context of the Sermon of the Mount again para patuloy na pinakaalala kung saan ba tayo nanggagaling sa mga araw nito. Sa ating mga nakarang araw, tinuro ni Jesus na naparito siya para hindi para i-abolish ang law but to fulfill it. So, dapat mahalagang idea sa akin. He not came to abolish the law but to fulfill the law. So in that sense also, bahagi ng kanyang katuruan, hindi lamang din dapat siya, those also who follow Christ must also follow His word. Yun yung gusto niya ipakita sa atin eh. Kaya nga nung kanyang binigyan ng eksposisyon ang mga patungkol sa Ten Commandments, kung paano tayo mamumuhay, loving God, loving people, eh sa pamagitan kung paano niya inihayag ang mga bagay patungkol dito. Okay? Ito rin ay nagtuturo sa atin na kung siya ay naparito, tayo sumusunod sa kanya ay dapat sundin ang hinihingi ng kautusan, moral, ang sabong utos ng Diyos. Now, na-explain ko na rin last Sunday, hindi lahat ng batas na inuutos sa Old Testament ay nagpapatuloy pa sa kapanahunan, katulad ng ceremonial law, dietary law, at ang civil law. Okay? Ang ceremonial law ay isang anino ng mga bagay na darating, which is Jesus Christ. So katulad nung araw, mayroong pag-aalay sa mga tupa, in-express nito si Christ.
So nung dumating na yung expression nito, hindi na natin dapat ginagawa ang pag-aalay ng lupa sapagkat meron ng inalay at sinabi ng Biblia, ang pag-aalay na yon ay once and for all. So kaya wala ng ceremonial law. Binanggit ng Biblia sa Hebrew chapter 10 na inabolish ang mga batas patungkol sa ceremony. Kaya hindi na tayo nagpe-piesta. No? Yung mga piesta, hindi na natin pinagdiriwang ang mga piyesta na sinasabi ng Biblia, bagamat may mahalagang aral sa likod ng mga bagay nito dahil tumutukoy ito kay Kristo. Na hindi na rin tayo sumusunod sa dietary law. Ang dietary law ay mga pinagbawal na kainin sa Old Testament at mga bagay na hindi pinagbawal. So, ang purpose na lang nito sa atin sa panahon ngayon ay para maging, para sa kalusugan, but it has nothing to do with our spiritual situation. Sa Old Testament, binigay lang dito ang pagkakaiba ng Israel sa lahat ng mga bansa. So they are not eating unclean, na tinutukoy na unclean ng Biblia. Pero in the New Testament, makita mo, pinakain din yung mga unclean sapagkat tinanggap na ng Diyos ang mga taong unclean o tinatawag natin mga hintil o ang mga taong outside of the covenant tinanggap ng Diyos bilang bahagi ng kanyang tipan. Now, of course, ang civil law ay hindi rin natin dapat na sinusunod ang mga batas na abrogated or yung mga batas na pinaiira lamang sa Israel. Kaya naibanggit ko rin sa nakaraan yung mga theonomies, ang mga theonomista or may kinakawang na extreme theonomy, lahat daw ng batas patungkol sa bayan, bansang Israel, ay dapat pinaiira pa rin. Bakit? Dahil hindi ito inabrogate ng Bible. But that is the law of Israel. Hindi yung batas ng lahat ng mga tao. Kasi sa doon ng Israel, kung ikaw ay nahuling nakikipag-apid, papatay ka. So pwede pa ba natin ipa-Israel yun? Hindi na. Kung ikaw ay nahuling, ano pa ba yung makasalanan noon na blasphemy? Yung kanya, may sinabi ka against God. Kamatayan din ang ano noon. Kaya nga si Jesus, gusto nilang hatulan ng kamatayan because they said, Jesus is blasphemous. So, yun ay mga civil law. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang mga batas na pinaiiral. So, hindi na rin natin dapat pinaiiral ang ganitong batas dahil ito ay batas ng Israel noong unang panahon at hindi ito batas sa lahat ng panahon. Now, kaya yung inuna ni Jesus na binigyan din dito ang kautusan. Kautusan, thou shall not kill. Yun yung sinabi niya, no? Ito ay ang ika-limang utos. Tama? Tama ba? Anim. Ika-anim na utos. Now, bagamat pinalawak niya ito at itinuro ang pinagmumulan o ugat ng pagpatay. So sabi niya, huwag ka papatay. Pero ngayon, ituturo ni Kristo, bakit ba ang mga tao pumapatay? Okay? Yung pinakaugat ng murder. Okay? Ang ating batas ay may pagkakaibang kahulugan ng murder. Ng salitang murder at homicide. Siguro ang ilan sa inyo alam ang pagkakaiba nito. May elemento ang murder na ito ay isang premeditated killing. Kumbaga isang planong pagpatay, yan ay murder. Pero ang isang kaso kapag ito hindi premeditated, no, kunyari ikaw ay nagmamaneho, tapos may nabangga ka, namatay yun, ang tawag doon, reckless imprudence resulted to homicide. Wala ka namang intention pa kayo yun. Pero ang murder ay merong intent to kill. Kaya malaki ang pagkakaiba ng murder at saka ng homicide. Okay? So binigyan dito ni Kristo ang premeditated killing. Yung ito yung dahil sa babanggitin niya rito kung sa ikalawang punto ko, ano yung mga nasa puso ng mga tao bakit sa buhapatay? Unahin na natin muna ito. Binanggit ni Jesus na huwag papatay, ngunit sinabi rin niya, huwag magagalit. So therefore, in that sense, ang pinakaugat ng pagpatay ay galit. Okay? Kaya delikado yung magagalitin dyan. Kung hindi ikaw makapatay, baka ikaw mamatay sa galit mo. No? Mahibod ka. Kaya tumasa ang pressure mo, naligas ka na lang. Yun. May kaibigan ako sa Alido, nung isang araw na sa lubong ko, pag maglakad na siya, nakadalot na. Bigla na lang daw siya. Ano wala ko daw siya? Ito ang nararamdaman. Bigla na lang siya natumba. Dali pala ka ako. Kasi tanong ako, iniisip ko,
Meron bang mga paunang nangyayari sa iyo bago ka ma-stroke? Sabi niya wala naman. Lala ka lang siya, normal lahat ng bagay, wala siya nararamdaman, bigla na lang siya bumagsak. Okay? Now, hindi mo sinabing magagalitin siya just because of his ano, yung health ano na yun. Pero, yun, no? Dito, sinasabi na huwag kang papatay, pero sinabi rin ni Jesus, inilagdag niya rito, huwag tayong magagalit dahil ito ang God ng pagpatay. Na makikita natin sa verse 21, na nagigiyaw na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. So, ang binabanggit niya dito is that ang pinaka nagiging ugat kung bakit ang tao ay pumapatay just because of hate or anger. Now, meron namang holy anger na tinatawag or righteous moral indignation. Ito yung galit ni Kristo. Diba si Kristo, alam natin, maraming mga sita sa Biblia na siya'y nagalit. In fact, sa isang pagkakataon, binagsak niya pa yung mga na mesa, no? Dahil ginawang sugalan ang sambahan, bahay-sambahan. Binanggit ni Jesus na huwag magagalit. Dalawa ang uri ng galit, galit na hindi ka nagkakasala at galit na nagkakasala ang tao. Kanyang tinuturan dito ang galit na hindi nagkakasala. Ang galit na nagkakasala ay nanggagaling sa pusong mapagiganti. Dahil tayo ay mga fallen creature, mga makasalanan, natural sa atin yung isang pusong mapagiganti. Lalo-lalo na kung ano yung kung gaano kalalim, kagrabe, ang ginawa sa inyo sa tao, ang nagiging unang kaisipan mo gusto kong gumanti. Nababago na lang yan kapag ang galit natin ay mababala. Pero usually, yan ang natural reaction ng tao, gagabi ako. Paglalaban ko ito. So, nagmumula sa galit at buot, dala ng mga sirkonstansya na umuudyok sa damdamin ng tao sa kaisipan. Itong maling pagkamuhi at galit. So, ito ang galit na umaas ang damdamin na mauwi sa pananakit. Si Jesus ay nagalit din. Ngunit ang galit niya ay nagmula sa pusong mapagmahal. So, pwede pala ikaw magalit na hindi ka nagkakasala. At ang sabi dito, ito ay nagmumula sa pusong mapagmahal. Hindi, ito ang galit na hindi nagkakasala. Katulad ng mga ilang sikas sa Biblia, Matthew 21:12, sinabi doon, pumasok sa Jesus sa templo at pinagkabuyan nilang niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Pinagkataob niya ang mga mesa, ang mga maliliit na salapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. At bakit may kalapate doon? Kasi ito yung kapag mag-aalay sila, bibili nila yung kalapate para nagkakaroon ng trading. Yun ang iyahan doon para sa kanilang kasalanan. Kasi yung mga tao na travel from malayong lugar, hindi na sila magdadala ng kalapate. Kundi dadala lang nila pera, bibili doon, pang-alay, at iyahan doon. Sa part 3, ganun din. Meron namang isang paralisado ang kamay at tinawag ni Jesus. Tinanong niya ang mga tao, alin ba ang naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng Sabat o ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Sinabi niya. Ngunit hindi sila sumagot. Tinignan ni Jesus ang mga tao na kapaligid sa kanya. Nagalit siya. Ayan, may pangalawang na nagalit ng Panginoon. At nalungkot dahil sa katigasan ng kanyang puso. So, si Jesus, nagagalit pag matigas ang puso. Pero, kahit siya ay nagagalit, siya ay nalulungkot dahil ang mga tao ay matigas ang puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang inyong kamay, iunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. So, dito pinakita ni Jesus sa kanyang galit ay may kaakibat na kalungkutan dahil sa gawa ng mga tao. And that is righteous indignation, righteous moral indignation na nanghulugan. Galit ka, galit tayo sa anak natin dahil may ginawa siyang hindi magandang bagay na
hindi makabubuti sa kanya, hindi makabubuti sa lahat. So nagalit ka sa kanya, pero siyempre, iba yung galit ni Jesus, totoong-totoong ano siya, totoong-totoo sa kanya yung pagmamahal niya. Pero meron din namang mga dapat din tayong gawin para i-express ang tamang pagkagalit. Hindi natin siyempre gagayahin yun, iba siya Diyos niya, iba si Jesus, nag-ano ng mga ano. Pero nanggagaling sa righteous indignation yun. He's willing na kumbaga ma-judge siya ng tao dahil sa kanyang ginawa na yon, pero hindi siya husgahan ng Diyos sapagkat sa puso niya hindi siya nagkakasala rito. So ang Diyos, kung magalit siya ganito, hindi katulad natin. This makes us different from Him or from God. Ang Diyos ay slow to anger. Hindi siya madaling magalit. Okay? Siya ay merong long suffering. Hindi yung kunyari ngayon may nangyari, galit ka kagad. May nangyari, galit ka kagad. Mapagtingting siya. Yan ang isang magandang kaugalian meron sa paghahari ng Diyos. No? We are in the kingdom. Dapat meron tayong long suffering. Meron tayong pagtsatsaga. Meron tayong in-extend natin ang pagmamahal. Pag may mga konting pagkakamali ang sabi ng Bible na yung mga kasalanan niyan ay natatakpan ng pag-ibig. So, we can express our love, yung mga maliit pa, kung malaking bagay ng konti, provision ng Bible to rebuke that person, pero rebuke out of love, hindi rebuke out of anger, hindi rebuke dahil sa, kumbaga, dahil may mga malitang intention para sa taong ito. Not because of hatred, but rebuke out of love. So maraming, pag marami na pwede gawin, kung yan, i-rebuke mo yung anak mo, hindi mo pwedeng parang minaliit mo yung anak mo o hindi mo magandang ginawa mo sa kanya just for the sake of rebuking. Meron din tamang pag-express ng galit. Katulad ng ating Panginoon, he's actually slow to anger. The Lord is gracious, Psalms 145 verse 8, and compassionate, maabagin. Kaya ka magagalit dahil mahabagin ka, naawa ka. No? Slow to anger at mayaman sa pag-ibig. Psalms 145:8. No? Mayaman sa pag-ibig. Love covers the multitude of sin. Diba? So dito, sa paghahari ng Panginoon, kapag kumbaga, mahirap na rin ito. No? Pero dapat natin gawin kasi we are confessing Christ in our life. Dapat ito yung ating bahagi ng pamumuhay natin sa ating Panginoon. Dito, isang bagay na kumbaga, it just happened to us automatically because God is actually residing in our hearts. Kaya pag may mga sitwasyon, ako nga, natutuwa sa inyo sa mga ilang mga naging decision natin. And I think, tamang decision yun, no? Kasi sa dami ng aking mga pinag... Ang decision ko kasi yun talaga, yung sa pera, no? Yung 130,000. Akin sa isip ko, paglaban natin ito. Pero naisip ko rin, pag pinaglaban ko ito, baka ito pa ikamatay ko. Dahil sa mahabang proseso, mahabang problema. Pero most of you, if not all, no, lahat din siguro, lahat din. Siguro, nilagyan na, yaan mo na yun. Sa Diyos nila, sa Diyos nila binawi yun. Hindi naman sa akin. And I was very encouraged. At nagiging mas maluwag ngayon sa puso, hayaan na lang natin. Anyway, the Lord will provide para doon sa ating lote. Okay, so God is actually slow to anger. Matutunan po natin kung huwag maging magaling sa God. At kung magagaling man tayo, nagagaling sa love, sa compassion. Hindi dahil galit ka sa kanya. It's not because you hate that person. Pero minsan, no, tanggalin din natin yun, parang sometimes we are trying to be anger, pero binabalutan natin ito ng parabang dahil righteous ka, napapagsunod ka sa Diyos, hindi ganun. No? Kundi talagang dapat sa matuwid na pamamaraan ng ginagawa ang mga bagay nila. Pinakamagandang bahagi ng pundasyon ng pagkagalit ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nagagalit ako, hindi sa'yo, kundi doon sa ginawa mo. No? Ganun dapat tayo. Nagagalit ako, hindi sa'yo, kundi doon sa ginawa mo.
And that is a righteous moral indignation. No? Hindi ka nagagalit sa that person, but doon sa kanyang ginawa. At pwede mong sabihin sa kanya na ako'y nagagalit because of what he did. Not because of you, but what he did. So, huwag kayo pong, God is actually a natural peacemaker. Mas maganda po, mas mainam sa aking buhay kapag may mga gusto at kaguluhan, tayo po ay gumigit na bilang isang nagbibigay ng kapayapaan sa kanila. Huwag kayong kakampi. Kampi ako dito, kaaway ko kasi yan. Meron kasabihan, my friend, my enemy is your, Imutan mo na yan, mga political na yan eh. My friend. My friend is a. My enemy. My enemy is the enemy of my friend. Parang ganun. Parang ano yan eh. Dahil ang politika ganun kasi di ba politics. Walang kaibigang ano dyan eh. Walang magkasamang permanente. Dahil sa politics, yung kasama mo ngayon ay kagalit mo na yan one day because of opposition. Pero yung ibig sabihin nun, yung a friend, my friend is a, anyway, ilagay ko na yung kainan niya sa Facebook eh. It's an enemy of my friend. My enemy, the enemy of my enemy is my friend. Ayan, tama yun. That's actually a political quotation na makikipagbati ka dito kahit hindi mo siya hindi kayo good, makikipagbati ka kasi meron kayong common enemy. Yun, ganun. Kaya bati tayo dahil meron tayong common enemy. Pero pag yung common enemy natin na wala na, magkakagalit din tayo. Yan. Ganun yan. Mga political ano yan. But anyway, so tayo po, tandaan namin mga kapatid, isa sa mga bagay na dapat i-develop natin sa ating buhay ay maging peacemaker. Sabi ng blessed are the peacemaker because they will be called the sons of God. So, kaya, that's how we live in the kingdom. Hindi yung kingdom titibuloy, ha? Kapag sinabi natin dito ngayon yung kingdom, yung paghahari ng ating Panginoon, we have a king who rules, and that is Christ. So, ang God is slow to anger. Kaya pag magagalit ka na, maalala mo yung is slow to anger. Sabi niya, dapat gawin ko rin yun. Medyo i-delay ko yung ano ko. Kasi yung galit na may pag-ibig na i-delay yan. At hindi dapat outburst yan. Dahil may ginawa ito. So, pakikita natin mamaya si Kristo. Paano? Si Kristo, nagalit siya doon sa ginagawa ng mga tao because those sins against God. Pero hindi siya nagalit sa ganito pamaraan. Binugbog siya. Humiliated siya as a person. Maraming ginawang hindi maganda kay Kristo pero hindi siya nag-take revenge on sa lahat ng mga bagay nito. Hindi niya ibinuka ang kanyang labi to go against that person. So yung mga personal humiliation niya, he really accepted that. Hindi niya kinagalit ang mga bagay. Di ba tayo, madalas dyan tayo nagagalit kapag inatake ka na. And usually, we attack also the person who attacked us. Kaya labanan kayo ng labanan, parang badminton yan. No? Balang katapusan yan until you surrender. Doon nakatapos. Kaya pag chismis ka, di mo mong chismis. Medyo mahirap ang mga ganyan. Ano kasi naturally, kahit gusto natin mag-identity. Pero natutunan natin ngayon, paunti-unti sa paghahari ng Diyos, hindi pala dapat ganyan. Okay. Psalms 86:15 confirms, but you, O Lord, are compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. So slow to anger. Now, tayo rin ay tulad niya, dapat tayo ay nahamong ilagay sa tama ang pagkagalit. Sa Ephesians 4:26, be angry. Binuutos naman sa atin eh. Siyempre, kasi naman, kumbaga, hindi na maganda ang ginagawa. Tapos natutuwa ka pa sa kanya. Alam mong mali ang ginagawa. Happy ka pa rin sa kanya. Oy, I hurt you.
Yung mga ganyan-ganyan, no? Dinakay pa lang natin dahil alam mo nang marini bilang gawa. I like you. Pero sabi sa atin, be angry. Pero sa ating anger, huwag tayong magkasala. Do not sin. Do not let the sun go down on your anger. No, mahirap din to. Kasi kunyan, paano kung nagkasala ka ng alas 5 ang hapon? No, galit ka, nagalit ako alas 5. Eh sabi ng Bible, do not let the sun go down. Eh di, malapit na. Malapit na lumubog ang araw. Ang sinasabi lang sa atin dito, this is not something literal. Huwag mo nang patagalin. Kami, sa pamilya namin, meron kami. And maganda rin i-adapt niya to. This is not a perfect, ano, pero at least, pag may nangyaring hindi maganda sa inyo, dapat pag kinabukasan, may stage 1 na kayo, dapat okay na. At kung hindi okay, sa kalawang araw, pag-usapan nyo na yan. Huwag nyo hayaang tumagal ang mga problema nyo sa inyong bahay. Isa ng problema natin ang nagdadala niyan yung anger, galit. At madalas, yung galit natin hindi nanggagaling sa pag-ibig. Nagagaling ito sa mga circumstances. Nagagalit ako, kakagalit. Si Jesus na, ganyan ang ginawa sa kanya, hindi naman siya nagagalit. Nagagalit siya in a moral, righteous indignation, pero hindi siya nagagalit in a sense of he was being humiliated, sinaktan siya. Sa Bible nga, mahirap. Ito, itong Sermon of the Mount na ito, napakahirap i-apply. Pag sinampal ka sa kaliwa, anong sabi? Iabot mo ang kanan. Diba? Napakahirap yan. Pag pinahirapan ka ng isang kilometro, lakaan mo pa ng ikanong kilometro. Mahirap yan. Kasi yan yung tinuturo ni Jesus Christ sa atin. If you are humiliated, personally, pwede kang itahimik mo na lang yan. Pero when it comes to moral righteous indignation, sige, magalit ka. And magalit ka ng tama, magalit ka ng may pagmamahal. Proverbs 15:18, sabi dito, ang mainit na ulo ay humahantok sa alitan. Diba? Kaya masabi natin, slow to anger. Hindi naman masamang magalit, pero dapat slow. At dapat hindi ito tumatagal. Hindi nilulubogan ng araw. Ang taong mainit ay laging nauwi sa away. Kaya may mga tao minsan na lahat ata kaaway. Ilang road rage ang naranasan kapakailan. Di ba? Alam niyo yun, no? Yung nababalita, mga driver, nag-aaway sila, nagkahamunan na aaway, may isa pa doon, yung kalbo, tatlong beses, no? In just a week lang ata yun. Lahat ng mga driver, naaway niya, yung mga taong ganyan. Sobra na yung poot sa puso, yung hate sa kanya. Ang sabi dyan, a hot-tempered man stirs up, right? Laging may kaaway. Hindi nawawala ng kaaway. Kapag tayo may ganyang klase na ano, medyo salaminin naman natin ang ating sarili. Bakit kaya tayo lagi may kaaway? Okay? Baka magagalitin ka. At lagi natin na-express yung galit na yan sa halip na mag-ingit tayo. Remember, God is slow to anger. Proverbs 14:29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay dalaga ng kamangmangan. Pag madali ka lang magalit, ang tawag ng Biblia ay mangmang. Proverbs 19:11, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ako, maganda rito talaga, dinidevelop natin ito. Kasi ako, minsan ganyan din. Madali rin ako magalit, may mga time. Lalo nung kailan, parang taas ng blood pressure ko, konting ano lang, physical. Konting ano lang, parang ang taas agad ng ano, naimus na dadaan. Pero sabi rito, ang kahinahon, pag nahinahon ka raw, ito ay isang tanda ng katalinuhan. Siyempre, kasi kung hindi ka mahinahon, mag-away ka, walang katalinuhan doon. Ang sarap kaya mamuhay ng kapayapaan. Di ba? Yan, sa pagtanda kaya natin, yan yung gusto-gusto natin maating. Di ba? Tama ba? Gusto natin na ang buhay natin ay mapayapa, malayo sa mga pag-aaway, malayo sa alitan. Pero pag dumating man ang panahon, ito kasi, ito ang katotohanan sa buhay, sa spiritual natin. Mapalad yung mga tao na hindi dumadating sa kanila ang sitwasyon na hinahamot sila ng isang away. Kasi sabi niya, ah, eh, tao niya, mabait niya, kaya pa ang buhay niya. Kasi hindi, maaaring hindi dumating sa kanila ang isang hamon
ng buhay para makipag-awat. Pero may mga tao naman na dumarating talaga sa kanila lagi sa buhay nila, yung parang laging hinahamon. Ang circumstance na hinahamon sila ng mga away na dumarating sa buhay. Dito na darating kung paano natin harapin. Kung kaya yan, pag pinahintulog ng Diyos sa akin yan. Kasi hindi naman lahat tayo pinahintulog ng Diyos sa ganun eh. Bali ang ilan sa akin, talaga all throughout your life, naging mapayapa ka. Hindi pinagkaloob ng Diyos sa iyo na merong umaway sa iyo. Hindi dahil sa mabait ka. Hindi niya lang pinahintulog sa iyo. Pero may mga tao na ipinapahintulog ng Diyos sa kanila. Kasi sila yung nakikibaka doon sa kanilang anger problem. At kung dumating man tayo dito, magandang ipaalala sa atin, slow to anger. Do not let the sun go down when you're angry. So, ang kalinuhunan ay nagpapakita ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Wow! Ganda, no? Kailan pa naging karangalan yun? Karangalan, sabi ng Bible, and this is true. Sabi ng matalinong taong si Solomon, sabi niya. Ang nagpapatawad ng mga taong may masamang ginawa sa kanya ay ang kanyang karangalan. Okay, ganda, no? Jesus ay nagalit din. His anger is with grief, may kalungkutan. And he was not angry with his personal mistreatment. He did not offer any revenge nor rebuke tormentors. And he did not retaliate. And he made no threat. Hindi siya sesos, hindi niya tinapot yung mga taong ano. Inuwan niyo sa akin yan, kaya usumpain kayo ng Diyos. Pwede pala yan. Do not be like Jonah. Ano ba ang kaso ni Jonah? Si Jonah, noong mga panahon na galit siya sa Nineveh, not right, no? Galit siya sa Nineveh, kaya kaso, dumating ang panahon na inutusan siya ng Panginoon, ipangaral ang mabuting balita. Noong ipinapangaral niya ang mabuting balita, hesitate siya kasi galit siya, so dapat mamatay ang mga taga Nineveh. Kaya tinatawag sa kanya, hesitant preacher. Pero nung ipunit siya, kumilos ang Diyos sa bayan at nag-repent sila. Pero habang ipinahayag ng Diyos ni Jonah ang mabuting balita, one day nandoon si Jonah at natapong the hill, hinihintay niya na katulad ng Diyos ang Nineveh. Huwag tayo maging katulad ni Jonah sa ganung aspeto. Katulad na lang, case to case, itong kaso natin, paano natin harapin ito? Yung kumuha no, ng pera ng simbahan, ay huwag natin lagay sa isip natin na kakatulad siya ng Diyos Wante. Baka makapagpalakin pa siya. Kung pa rin nasa kamay ng Diyos lahat. Pero ang lahat ng ito, ibinigay natin sa Panginoon, ito ang katiwala natin sa kanya. Pangalas ako anong good kung sinagawin. Pero huwag tayo katulad ng Diyos na waiting for something. Tingnan natin, baka magkasakit na magkakansal. Mali yun. Hindi tayo naghihintay ng anything that God will retaliate for us. Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. At wala dapat yan sa puso namin. Huwag gawin yung puso ni Jonah. That we are waiting one day, paparusahan sila. Huwag ganun. Hayaan natin na ang Diyos, ang Dominos, kung ano man gawin niya, kung ano man ang kinuso niya, hayaan natin mangyari ang mga bagay na yun. So, do not be slow in anger. Sa Bible, maraming dahil sa galit, pumatay. Kaya nga si Jesus Christ ito, huwag kang papatay, pero huwag ka rin magalit. Kasi sa kanya, ang galit ang pinakaugat ng pagpatay. In fact, pag galit ka, pagpatay ngayon, doon niya na-expose. Si Cain, bakit ba siya, ba't niya pinatay si Abel? Because of his anger. He's very jealous. Nagalit siya. Pinanong niya ng patayin. Sino pa? Si Ahab. Gusto niyang, kung siya sa kanyang palasyo, mayroong isang lottery dito si Nabot. Gusto niyang makuha yun. Kinausap niya, ayaw ibigay sa kanya, ayaw bilhin. So nagalit siya.
So sinumbong niya sa kanyang asawa kay Jezabel. Ang ginawa ni Jezabel, gumawa ng Diyos-Diyosan at doon ayaw sumama ni Nabot. So yung sinasabi nila, blaspheme to. So pinatay si Nabot. Ang galit ni Ahab, ito ay tumutuloy, dumadaloy sa pagpatay. Ganyan din naman ang nangyari kay Absalom. Nung nilay pang kanyang kapatid na si Tamar. Si Absalom ay ikatlong anak ni David. Dahil hindi ito nakakuha ng justice, nagalit siya, ang usling siya inilagay niya sa kanyang kamay. No? Dahil ayaw pakasalan nung nag-rape, no? Ito ni Amnon, no? Itong si Tamar, ayaw niyang pakasalan sa umilawan niya, pinatay niya ito. So maraming mga cases sa Bible, no? Ang pinagmumulan ng pagpatay ay galit. O pagpatay ay pinagbabawal ng Biblia sa personal na bagay. Bagamat ang gobyerno ay may karapatang gawin ito bilang hatol justisya para sa ikabubuti ng mamayan. Yung salitang thou shall not kill, ito ay utos ng Diyos sa akin personal. Pero ang gobyerno ay binigyan niya ng karapatan para magbawi ng buhay. That's why ang government ng Old Testament merong mga ang tawag yun sa punishment na ganyan, corporal punishment. Ang ibig sabihin nun, ang mga kasalanan ito ay may katumbas na kamatayang hatol. Death penalty. So, ang pagpatay na sinasabi ng Biblia na thou shall not kill, ay tayo magbilang sa mamaya, hindi dapat natin gagawin yun. So, ang government, hindi nilang gawin yun in a right justice. Basahin natin sa Romans chapter 13, verse 2. Sabi nito, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At sila ay nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat makatakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga ninunod na namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong kasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budil. Kaya lang hindi mapasapasa ang death penalty, though it's something biblical. Dahil nga ang ating justisya, ang justice system natin ay hindi maayos. Usually ang mga mayayaman kayang magpapatay ng mga mamamayang walang galit lang sila. Dahil sa galit. Dahil sa galit lang din yan. Diba ang mga patayin dito dahil sa galit yan? Bakit ba napatay iba sa droga? Kasi minantukin sila. Nagbentahan ng droga, dinaya sila. So ang gagawin ng papatay niya. Yung mga pulis na nagpapatay, bakit ba nila ginawa yung mga EJK na yan? O, dahil din sa galit, no? Ilan sa kanya, binantutoy rin sila. So, nagmumula sa galit ang lahat ng mga ubi ng pagpatay. Inilagay ako sa Facebook, sabi ko, the love of money is the root of all evil. But, murder, anger is the root of all murder. Okay. Kaya yung turo ni Cristo, sabi niya, sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ang sino mang magsasabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mga nganib na parusahan sa abo niya ay pero. Now, pinalalipan niya. Murder, anger, merong pang another root. Bakit ang tao nagagalit na nauuwi sa murder? Ito yun. Ito pa yung susunod na ugat yan. And that is insults and contempt. So ginamit ni Jesus dito yung mga salitang word na raka, which is a contempt in someone's mind. Ito yung raka, ito yung mga salitang laban sa kaisipan ng tao. Ano yan? Pag sinabi mo ang isang tao, stupido, idiot, moron, bobo.
So it's actually attack against a person's mind. Minamaliit mo siya. Eka, bobo yan. Mali, ano yan? Walang kwenta yan. Moron. Idiot. Yan yan. So maliit ang tingin mo sa kanya. Now, another part, gumamit siya ng salitang fool. Ang salitang fool sa Tagalog ay tangan, no? Tanga ba? Hangal. Hangal. Okay. Ito naman ay pag-express ng insulto sa puso ng tao. Yung isa sa isip, ito naman sa puso. Someone's hard character. Laka insults the brain, but fool insults the heart. And both implies someone is worthless and nothing. Yan yun. Pag ang tingin natin sa isang tao, mababa, worthless, walang halaga yan, and nothing. Madali nating isipin na patayin yan. Because that person is worthless. O, di ba? Sa droga ba, maraming pinatay? Kasi ang tingin ng government, those persons are worthless. They don't have any value. So, kill them. Kaya the moment na ang isang tao nag-isip para sa isang tao, this person is worthless. It is nothing. No? Diyan na magmumula yung nagsasama yung anger at papatayin siya. So avoid contemptuous words or scornful o pangungutya. We should not treat anyone without value. Di ba nga ang Bible na sabi, isipin mo ang ibang tao na mas higit kaysa sa'yo. Pero usually ang makasalan ng tao, ang thinking niya, sarili niya ay mataas. And thinking of others that they are no worth, no value. So ito ay pagmamaliit. Pagmaliit ang tingin mo sa isang tao, ang mga salitang iyan ay lumalabas sa labi natin. Kaya kapag tayo ay minaliit natin ang tao, sinasabi nito, mananago tayo sa highest court or Sanhedrin. At mananago tayo sa court of God, which is the fire of hell. Ginamit yung word na gihina, which is the judgment of God. Pag ginagawa natin yan. So makita mo, no? Mababang tingin sa tao, galit, then murder. Insults and contempt may lead to murder. And Jesus went to the root of murder. Sa likod ng pagpatay, ang tao ay umahatol that someone deserves to die. Kasi worthless yan, he deserves to die. And rooted in contempt and insults. Kaya sa 1 John 3:15, hate is murder. No, ang pagkamuhi, ang pagkagalit ay pagpatay na sa harapan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao okay lang yung abortion. Bakit ang mga baby abortion? Kasi tingin nila, wala yan, there's nothing. Itos lang yan, o dugo pa lang yan, o ano pa lang yan. So they are killing the babies. Because for them, it's not worthy. That's why they aborted it. So worthlessness of person. That's the very heart. Kasi ang thinking ng tao, that person is bad. Mas pinalalim ni Jesus ang kahulugan ng pagpatay. Sa kaharian ng Diyos, ang galit sa puso ay itinuturing na pagpatay. Dito, umuugat ang lahat ng uri ng pagpatay. Kung ang tao ay makakalaya lamang sa galit, lalaya din ang kanyang espiritu sa anumang uri ng paghihirap ng kalooban at kaisipan. Niwala ba kayo na sa taong galit, hirap na hirap ang kanyang kalooban? Hirap kaya ng ano? Totoo kaya yung pag ikaw ay galit na, na sobra ng galit, talagang gusto mo yung taong yung mawala na sa mundo. And in that sense, tayo, sino makapagsasabi sa akin dito na hindi nakarating sa kanyang kaisipan na ganyan, mabuti pa yung tao niya mo wala na. Siguro, including me, lahat tayo ng isip na gano'n. In some way in our life. Pero hindi pala tama yun. Kapag umuugat sa lahat ng mga bagay ang buod, ang galit, ang pagpatay, dahil sa masama natin pag-iisip sa tao, we think of them that they are worthless, they are nothing. Sabi ng Bible,
sabi ng isang quotation, forgive others. Quotation daw. Hindi ko lang nakuha kung kanina yung quotation. Forgive others, not because they deserve forgiveness. Kanda nito, forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Mas masarap ang kapayapaan kaysa sa nagigimutok na budrig ng pag-ibigating pagkagalit. Sabi ng Bible, Ephesians 4, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Tutos yan. Meron ba kayong sama ng loob ngayon? Sobrang ginawa sa atin. Tandaan nyo ha, wala nang sobrang masamang ginawa sa ginawa kay Jesus. Pero hindi siya nag-retaliate, hindi siya nag-revenge, hindi siya pinag-save ng masa. In fact, sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ganun pang naging salita niya. Kaya tayo ngayon sa umagang ito, sa buhay natin, sa paghahari ng Diyos, in God's kingdom, sabi nito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Sama bang loob mo sa magulang mo? Alisin mo. Masamahan ba ang loob mo sa teacher mo? Alisin mo. Masama ba ang loob mo sa iyong kapitbahay? Alisin mo. Sapagkat kailangan ng kapayapaan sa iyong puso. Higit na magandang kayamanan ang mapayapang puso kaysa sama ng loob. Huwag na kayong mabulyaw, mandait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Dito sa Ephesians 4, yung puso ni Krista nung sinasabi niya kanina, eto. Ang pinakaugat, because you think of somebody that has no value. That's why you insult them, you are telling anything, putting them down. No? Kasi dahil sa galit mo. Kaya sabi niya, huwag na kayong magbubulyaw, huwag mandalait, huwag kayong manglait ng kapwa. No, lahat tayo, including me, ha? Hindi ako perfect yan. Lahat tayo tinuturuan ng Panginoon. Huwag manalait ng kapwa. Huwag mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, eto raw, maging mabait kayo at maawain. Maging mabait at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil ngayon. Pamuli. Ang pakilipad, mabutihan sa kapayapaan sa mga kapatid at sa mga kaaway. Ito ang isa pang napakabigat na aplikasyon ng Sermon on the Mount. Reading verse 23 to 25, sabi dito, kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, di ba yung handog na ito sa Old Testament is actually an offering for your sin. Nag-offer ka doon para matanggal yung kasalanan mo. Pero may mga bagay minsan sa buhay natin, gusto natin matanggal ang kasalanan, pero merong space sa puso natin na ayaw natin tanggalin. Naalala ko yung isang istorya. Sabi yung story lang ito ha, isang katangisip na istorya na merong aral. Dumalaw si Jesus sa isang dumalaw ang isang tao doon sa isang tahanan para tingnan kung maayos siya. Pinapasok niya sa sala, pinapasok niya sa CR, pinapasok niya sa isang kwarto, pero hindi niya pinapasok sa ikalawang kwarto. Dahil makikita ang kanyang kalooban doon sa isang kwarto na yan, kung sino siya. And sometimes, ganun tayo. No. Gusto natin sumunod sa Panginoon, but still there are some spaces sa puso natin na ayaw natin papasukin si Kristo. Sapagkat yun yung mga tinatago natin, minamahal natin mga kasalanan sa buhay. At minsan, katulad nito, baka puot yan. Baka galit yan. Sabi niya, kung may naisip ka, no, mag-offer ka na lang ng handog, naisip ko, uy, no, galit nga pala sa akin si brother. No? Puntahan ko muna lang siya. Pero kung pupunta ako, babalik din ako para mag-ari ng handog. Meron kasi isang pangyayari. Inote ang passage na ito. Dahil kagalit niya ang kanyang asawa o girlfriend, talagay, hindi siya nagsimba.
Dahil sabi raw ng Bible, pag may kagalit ka, punta mo muna kung ka mag-alay. Mali. Ang simba ay kaupisan ng Diyos sa ating lahat. We must go. Ang itinuturo dito, if we have problem, kakaiba nga ko eh. Ang Matthew 18, ikaw yung may nakitang problema doon sa tao at sinabi mo sa kanya yung problema niya, yung kasalanan niya. Eto naman, may naalala kang may ganit sa'yo. Pero dapat mag-worship ka. Pero para maging katanggap-tanggap ang worship mo at maging totoo ka sa worship mo, puntahan mo siya at makipag-ayos ka sa kanya. Napakahirap kayong sumamba sa Panginoon kapag meron something sa puso natin. At minsan ang buhay tukso. Kung kailang Sabado, nandiyan lahat ng problema. Kung minsan Sabado ng gabi, diyan ang maraming problema. Kaya maraming mag-asawa, nag-aaway yan Sabado. Sabado. Sabado yan. Kaya kinabukasan, mabigat ang puso nila pagpunta ng simbahan. Pero salamat dahil nakakarinig ng salita ng Diyos. Sana pag alis naman ng simbahan, malaya na yung puso sa samahan ng loob. Mapalaya tayo. Kung sabi niya, magbalik ka at paglabot sa Diyos. So verse 25, kung may nagsakdal sa'yo, may nagdemanda sa'yo, makipag-ayos ka kagad. Bago makarating sa hukuman ng iyong kaso. Kung hindi, ay dadali ka niya sa form at ibibigay ka nito sa kanon at ipukulong ka naman sa bitangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo mababayaran ang Holy Million bariya na dapat mo bayaran. May nagkaso sa iyo. Pag-ayos ka na. Pag minahintayin, maidala pa sa hukuman. Ito pinapakita din ang paggamit ng hukom. Ganyan ang hukom. Gamit din ang Panginoon ng hukom. Pero kung hanggang maaari, mapag-usapan, mayroong mediation. Kaya niyang hukuman natin, bago ka magdemanda kayo, may probable cause na. Na ibig sabihin, may kaso ka talaga. Magkakaroon ng mediation, magpatawaran na kayo. Bago pa talaga itakbo ito sa hukuman. Kasi pag nasa hukuman yan, maghihintay ka ng 2 taon, 3 taon, kapag napahihirapan ka, hindi ka makamumpon. As ang resulta ng justice mo, maabot ng 12 taon sa kapalan na mapapayapaan. Kaya sabi dito, para gusto mong kapayapaan, bago padali na sa hukuman, makipag-ayos ka lang. Kaya sa pulis, pag may namahuli, dapat yan, ano kaya? Maamo ka, hindi ka nakipag-away sa kanya. Sir, ano pong kaso ko? Ay ganun ba? Pasensya na po. Yung kailan nahuli ako sa ano? Noon pa, nahuli ako sa EDSA. Hindi ko pa kapisado EDSA noon. Kasi noon, halos araw-araw sa Manila nag-drive. Noong araw, bata pa ako. Iba na ang driving ngayon sa Manila. Kasi matinding pinasusunod ang yellow lane. Pag pumasok ka na sa yellow lane, hindi ka na pwedeng kumanan. Hindi ka na pwedeng lumabas doon. Kailangan mo na mag-U-turn. Eh dahil sanay ako sa lumang pamamaraan noon, napasok ako sa yellow lane. Dahil dito, traffic. Sa inyo to traffic. Uy, maluwag! Dito! Pinasok ko dyan! Tapos, yellow lane. Dilawa ako, dilabas ko. At sabi sa akin ako, para. Dinuli ako. At pasapin na na. Sir, pasensya na. Patay yung auntie ko eh. Pagpatay, naawa sila eh. Ay, ganun ba? Patay naman talaga yung auntie ko. Kaya lumaga kami doon ng gabi na. Yan na huli. Pero, may pinakita akong ID. Siyempre, mayabang. Yung ID. Siyempre, may ID ako. Ganun gayahin ako ha. I'm not a perfect pastor. Pinakita ko yung ID. Sabi sa akin, Christian, pare po ba kayo? pari ba kayo? Dahil ko, oo, pari ako. ay, sige, father. Alis na po kayo, baka magpa-operix pa kayo eh. Babawasan pa kita ko. Hindi, ayun, pinatawa daw. Sige. Mula nun,
Inat-aralan ko na mga ano, mga yellow rain yun, napaka-hyping ngayon sa Manila. Eh medyo nasanay na ako ngayon. Parang hindi niya nakakatakot sa akin ang pagluwas. Kaya yun, no? Anyway, pakipag-ayos ka na, huwag ka na makipag-away. Kapag nakipag-away ka sa polis, nako, ang dami mong inakaso sa'yo. Tatambakan na lang kaso. Hindi ka pwedeng mag-aral. Kakasuha ka pa rin. Kaya pag pinahuli ka, Kev, patawarin mo na ako. Resensya mo. Pero, nagkakabundi ba daan? Huwag ba yun? Huwag naman, huwag ha. Nagkakasuro ako ng bad ha. But anyway, sabi niya mag-alay ka sa dambanan. Ang ibang tao, ang dito sa ating binasa, yung ibang tao may sama ng loob. Ang isang idea rin dito, gusto mo rin maging klaro sila. Ang tinuturing kasi dito, kanyari, ako, klaro ako, wala na akong sama ng loob. Eh, paano kung si Pastor Benito, naalala ko kung sama ng loob sa akin to? Kawawa naman siya. Kasi yung sama ng loob niya, mauuwi saan? Sa pagpatay. Kapag dinagdagan pa ng mga sirkumstansya. So, ang pagpunta mo sa kanya ay isang awa sa taong nagsasuffer ng hate sa buhay. Napunta ako sa Pastor Benito. Sagari dito sa akin, mamatay pa to. Eh, punta ka na, Pastor. Galit ka ba? Kaya, hindi naman, Pastor. Ayon sa kayo, bumalik ka ngayon sa pagsamba. Dahil napakahalaga ng pagsamba. Mahalaga ang pagsamba, ngunit dito pinahalagan din ang tamang puso sa pagsamba. Iwan mo muna ang handog sa kapuntahan ng taong may samahan. Wala ka samahan ng loob sa kanya. Siya may samahan ng loob sa inyo. Pag ikaw ang may nakitang mali sa kanya, puntahan mo siya, Matthew 18. Eto iba. Ikaw, grabe. Maayos ka eh. Haharap ka sa damba. May kapatid niya pala. Pero mahirap doon. Eh sabi ni ano, sabi nung isang mangaral, kung ang kasama ng loob sa inyo ay meron pang may binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na mapuntahan siya. Gawin mo na. Ha? Okay pa rin. Nagawa mo na yung dapat mong gampanin. Ang mahalaga dyan, ginampanan mo yung dapat mong gawin sa harapan ng Diyos. Sa verse 25, may isang usapin legal sa mga magkakapatid sa Panginoon. Binabanggit na makipag-ayos sa kapatid habang hindi pa nakakarating sa hukuman. Application. How will you apply this? Sinabi na ni Jesus sa atin na mapalad ang mga lupa. Yan yung ano nito, mga basic ano nito ang sermon. Ilagay mo ang sarili mo ng lupa. Hindi ikaw yung mataas, hindi ikaw yung mayaman, hindi ikaw yung magaling. Kundi, i-consider mo lagi na ikaw yung lupa. Blessed are thou who are poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. Ang salitang lupa ay dapat natin ma-realize kung ano ito. Ito ay isang uri ng kalagayan ng tao na wala ka ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Inilalagay mo sa isip mo that you are nothing at itaas mo ang ibang tao sa iyong puso. At dahil tayo ay umaasa sa Diyos, kailangan din natin sundin ang kanyang nais na sa ating buhay siya ang gumagawa sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Diyos, bago pa tayo makakilala sa kanya o siya ay nagpakilala sa atin, galit siya sa sangkatauhan dahil sa kasalanan. Makikita mo yan sa Psalms 5, Psalms 11. Galit ang Diyos araw-araw. Okay? Dahil dito, bilang hukom, ang lahat ay nasa ilalim ng kaparusahan. Ang Diyos ay galit araw-araw dahil ang tao ay nagkakasala araw-araw. Bagamat siya ay nagagalit sa kasalanan, siya din bilang Diyos ay nagmamahal sa tao kung kaya ninais niya kiligtas ito sa ganitong kalalagayan. Ipinadala niya si Jesus upang siya ang magsilbing hatol para sa kasalanan ng tao. Pinawi sa pamamagitan ni Jesus ang galit at puot ng Diyos.
Binanggit niya na ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Kung papaanong itinaas ang ahas sa ilang, gayon din naman ang tao sa kanyang kamatayan sa krus. Ang sino mang titingin sa kanya at mananalig sa kanyang pangako ay may buhay na walang hanggan. Ang kapayapaan ay dumating sa atin dahil kay Kristo. Kaya tayo man sa kanya ay dapat sa kamatayan. Tayo man, katulad niya, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pawiin din natin ang anumang galit sa ating katawan at kaisipan. Magpahinga tayo sa sama ng loob. At sa kamatayan, sa pamamagitan ng pagpapatawad. Mapayapa ang buhay kapag di tayo binabagabag ng konsensya ang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at ng Espiritu sa atin. Mabuhay po tayo ng makaipaan. Tanggalin ang masama ng loob. Hindi dahil sinabi ko, dahil yan ang sinabi ni Kristo sa atin. Malaking kayamanan po na ikaw ay nakatutulog na mapayapa sa gabi. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa mensahe. Kung meron ka pong nakikita sa aming puso na anumang sama ng loob, at ito po ay nauwi sa pagkapot, tulungan niyo kami, Panginoon, di namin ito kaya sa aming sarili. Hayaan mo ang banal mong Espiritu ang siyang magpalakas sa amin. Ipaalala kayo mga salita. Sapagkat si Jesus ang aming kapayapaan. Sa Kanya nagmumula ito. Patawad, Panginoon. Kung kami man na natili sa puso namin ang galit at puot, minsan pa, O God, dalangin namin kapayapaan ng puso at ng buhay. At kung dumating man sa aming buhay ang hamon ng galit, paalala mo that we are slow to anger. Hindi namin hayaan na mamuo ang galit sa aming mga puso. Maraming pong salamat o Diyos. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayo lahat. Atin pong bigkasin ang Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. Third day rose again from the dead. Seated at the right hand of God, the Father Almighty, from thence shall come judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa umaga ito. Nawa ang kanyang kapayapaan, ang kanyang biyaya, na patuloy ninyong maranasan sa inyong mga buhay. Palayain niya nawa tayo sa anumang sakit ng damdamin. Palayain niya nawa tayo sa anumang galit at puot. Pagkos nawa ang Diyos ng kapayapaan manatili sa puso ng bawat isa. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and keep you. Amen. Amen.